Hi guys, kayo ay nanonood sa totoong kwento at hindi imbento. Siyempre, ngayon ay may intro. Dahil babalik tayo sa aking kwento na alamat. Dahil nandito na ang nakatakda, ang veteranong alamat na si Kasabwat. Pero ang name channel ko, Raymond Pare. Nagubuluhan ako, no? Balik ko na lang kaya si Kasabwat. Yan, so yun. Dahil yun ang intro ko. Magbabalik tayo sa ating alamat. Pero bago ang lahat, bago ako i-share ang alamat, shut up muna, shut up. Wala muna shout out. Shut up muna kayo. Shut up. So, yun. Ano lang, syempre. Yun. Salamat sa Salamat sa... Sa labat. Wala akong pasasalamatan. Yun. Wala akong pasasalamatan. Yun, thank you. So, yun. Dumako na tayo sa ating alamat. Yung tumutunog background ko, yung electric fan. Yun lang ang nag-iisa kong fan. Kasi mahangin daw ako. So, yun, ito na. Ano pigasabi ko. Kung natatandaan nyo yung konting recap lang. Alam nyo yung alamat ng kamoy, no? Hindi ko na i-recap. Kahit konti, hindi na. Panoorin nyo na lang. So, ito na ang kwento. Noong unang panahon, meron dalawang kabayo, ang pangalan ay Diego at Diego at Richie. Nagpapaligsahan silang lumangoy. Yun, habang lumalangoy sila, kala nyo tumakbo, no? Habang lumalangoy sila, sabi ni Diego, "Ay, Richie, ang sarap pala ng rito, no? Ang sarap pala ng alakdan dito, no?" Sabi ni Diego, "Oo naman, syempre sa dagat merong alakdan dyan, no? Kumakain nga sila, no? Pero hindi sila nalalason." Yun, habang lumalangoy sila, meron sila nakitang camel sa ilog. Yun. Tapos, sabi ni Diego at Richie, sabi, "Ay, ang galing, may camel, no?" Sabi ni ng mga sila, yung camel, sabi ng camel, "Gumanon, suplata," sabi ng camel, sabi nila Diego, kabayong Diego at kabayong Richie. "Ang suplado naman ng camel na yon, hindi naman kagandahan yun." Hanggang sa, yun nga, dumaong na nga sila sa beach. Ayun, tapos nag-sunbathing sila, ganun, yung dalawang kabayo. Yun, napang, sila, kasi tapos na sila lumangoy. Habang, hindi ko masabi kung lakad ba. Basta naglalakad pa ang ganun o tumatakbo. Basta bahala na kayo. Yung sila nakita ng panaderia ni Maria. Yun yung nakalagay yun. Sabi, "Eh, ang galing, no? Mayroon pala panaderia dito," sabi ni Richie. Kabayong Richie. Sabi ni Diego, "Oo, kay Maria kaya yon yung panaderia ni Maria." Yun. Tapos, yun nga, napunta sila doon, no? Sabi ni Diego, "Pagbilan nga po ng pandesal, ensaymada, pandikoko, monay, bunete, pa. Basta maraming tinapi, pinili nila." Ayun, nakabili na nga sila. Tapos tinanong nila,
yung ano, yung big, yung ano, panadero ng titinda rin. Sir, si ma, yung may-ari po ba ng panaderya ni Maria? Si Maria po ba? Sabi ng panadero, ano ba si tingin mo? Ano ba nalagay sa ano? Ano ba nalagay sa kakatula namin? Sabi ni Diego, itatalong lang naman, pukumpirmahin lang namin. Ayun, tapos dahil nga doon, nagsara na yung ano, nagsara na yung panaderya na yun habang buhay. Sub-visit yun. Parang nabwisit siya sa dalawang kabayo. Ayun. At ang ginawa naman ng kabayo, dalawang kabayo, nag-commute sila. Sumakay sila ng bus. Yan, sumakay sila ng bus. Ayun, syempre, nasa bus sila, biyahe nila, biyahe pa ano. Kasi ano yan, yung kabayo na yun sa Batangas, sa Taal. Biyahe na sila, pakubaw na sila, pakubaw. Kasama ng mga badyaw. Yun. Yun. Siyempre, sa biyahe, sa ano, sa tagal ng biyahe, nakatulog sila, no. Tapos, pagkatapos, tapos nakatulog sila, tapos pagising nila, ano na, lampas-lampasan na sila. Lampas-lampasan na sila. Pagising nila, ano na, nasa ano na sila. Nasa Jupiter na sila eh. Nasa Jupiter na yung biyahe. Tiyanong nila, sir, nasa na po tayo? Kubaw na po ba to? Sabi nung driver. Ay, hindi, nasa ano na tayo? Jupiter, wala na tayo sa ano, mundo. Ayun, tapos nag-iiyakan na sila, umiyak na sila. No? Yan. Sabi, paano tayo makauwi? Sabi ni Richie tsaka ni Diego. O nga eh, paano ba? Ayun, hanggang sa ano na lang. Ayun. Hanggang sa nabalitaan na breaking news. Dalawang kabayo ang nakitang wala ng ano, buhay. Yung pala, yun, nag-suicide yung dalawang kabayo at na sina Richie and Diego. Pero wala yung kaugnayan sa ating alamat. So ito na ang ating ang alamat nga pala, ang alamat nga pala ay alamat ng ano, alamat ng, ngayon ko lang, hindi ko pinag-isipan to. Impromptu, alamat ng tarantula. So ayun, ito na, alamat ng tarantula. Tututututut. At yun nga, yung last scene sa alamat ng kamoy, hinigop nga sila ng misteryosong nakamaskara. Misteryosong nakamaskara. Inigop gamit ang kamoy. Yung kamoy yung manggek yung sharingan sa mata. So, napasok sila sa mata, sa dimension ng misteryosong lalaki na nakamaskara. So, napunta nga yung tatlong lola doon sa ibang dimension, ibang dimension. Tapos naubusan ako ng naisip. Ano, yun nga. Yung nga, napapaliputan nga sila ng ano, ng mga ano, dinosaur, zombie, mga buhaya, ganyan, Godzilla, ganon, T-Rex, sa mga kahit ano. Ayun, tapos tumatakbo nga sila. Sabi, nasan tayo mga amiga? Hindi, sabi ni Tipa, sabi ng dalawa nila, Britney and Scarlett, hindi ko alam. Ayun, tapos nagtatakbuhan sila, no. Kasi nakataka sila, tapos yung siya nakitang ano, umpukan eh. Yung siya, ano, nakitang umpukan eh. Yung mga tao sa lugar na yon. Doon muna sila. May siya nasaksihan na ano, tumutula. Ang sabi nung tumutula. Nasaksihan nila yung tumutula eh. Sabi, ako ay tutula. Kahit mukha akong tulala. Meron ako nakitang tuta na mukhang kalabasa at saka meron pa labanos mustasa.
At habang ako'y wala masabing matino, kakamustahin ko muna ang aking maligno. Diyan na po nagtatapos ang aking magandang kwento. Tapos meron nagpanoon, yung isang tao, isang audience, nag-ano siya, warning shot. Tish! Tapos, ang sabi niya, takan, tula ba yan? Tapos yun nga, nagalit yung taong bayan, sabi. Sabi nung mga taong bayan, walang kwenta yung tula mo, yan. Tapos, sa galit ng taong bayan, huliin nyo yung tao na yan, walang kwenta ang tula. Eh, hinuli nga. Tapos, yun, dinala sa mga ano, malalaking gagamba, pinakain. Tapos yun, yun nga, kinain, tapos sinapot muna, tapos kinain ng mga malalaking gagamba. Tapos sabi ng tatlong lola, nakita nyo ba yung ano, yung lalaking tumula? Sabi ni Scarlett, oo, kawawa, pinakain sa gagamba. Tapos sabi naman ni Katie Pan, ano kaya pangalan ng gagamba? Sabi nung ni Tiffany, kasi narinig ko parang sinabi nung lalaki, takan, tula ka ba? Takan, tula ba yan? Sabi parang ganun, takan, tula daw eh. So yun, doon na nagsimula ang alamat ng takan, tula. Ito si Raymond San Jose. Na dahil walang kwenta ang kwento ko, mag-iwan na lang ako ng kataga na mahirap ang buhay pero madali lang mamatay. Thank you.